Broadcasting live. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Narito na ang programang sumbongan ng bayan, ang programang tutupon sa inyong mga suliranin. Ugnayan, usaping politikal, local government units, kooperatiba, public service at iba pa. Lahat tatalakayin ni Kuyang Aldrin Fermin. Ugnayan, dito lamang sa 1530 DZME. Sampung minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. So good morning po sa inyong lahat. Oh, kumusta po ba ang umaga nyo? Nakatulog po ba ng mahimbing? Nakabawi ba ng kahit konti mula sa stress sa maghapon kahapon? Dapat daw ha, pagbangon pa lang, positive thinking na kagad. Para ang buong araw natin ay maging masaya at maligaya. Parang pareho lang yun ah. Anyway, magandang umaga po. Ako po si Dang Samson Garcia. Pansamantala nyo pong makakasama hanggang alas 11 ng umaga sa ngalan po ni Kuyang Aldrin Fermin. Ito po sa programang Ugnayan. Marami po tayong tatalakayan dahil marami po naganap kahapon at patuloy nagaganap ngayong araw na ito, no? Pinakamalaki naman pangyayari kahapon, syempre yung tinutugay-gayan natin na aksidente pa rin dyan po sa bahagi ng Nueva Ecija, na as of the moment sa ngayon ay nandun po sa site mismo ang LTFRB team. Kasama yata ang PAMI para mag-inspect doon sa crash site. At sa pinakahuling balita, sabi nga po ni LTFRB spokesman at board member Aileen Lizada ay pumanaw na rin daw po yung konduktor noong minibus. Siyempre, katulad ng mga nakaugalian, kapag ganitong may mga pangyayari, marami na namang suwestiyon ang naglilitawan, di ba? Marami na namang reaksyon. Sabi nga namin kahapon ni partner Jamie, ang hirap kasi sa atin, sa mga Pilipino, sa gobyerno, kahit ano mga ahensya ng pamahalaan. Masyadong reactionary. Kung wala pong nagaganap, eh parang walang reaksyon. Walang pagkilos, walang pag-aksyon. Pero kapag ganyang may aksidente na naman, marami na naman po ang mga nabubuhay na mga panukala. Marami na naman ang mga nabubuhay na mga panawagan. O, diba? Isa sa mga nakita ko kanina, yung panawagan ni Senator Tito Soto. Ang alisin sa kalsada yung mga bulok na mga bus, mga sasakyan, hindi lang bus eh. Actually, dami nga, jeep eh. Diba? Mga bus, yung mga, kumbaga eh, parang sa ang tinatawag nila, running coffin. Bakit running coffin? Kasi parang ano, hinahabol ka ni kamatayan. Diba? Parang ganun eh, no? Alisin na daw sa kalsada, pero parang ilang taon ko na rin namang naririnig yan, no? Parang hindi pa rin naman natutuloy-tuloy. Hindi lang po bus, jeep, truck, diba? Lalo na yung mga truck, ang dami eh, no? Mga lumang truck na patuloy natin nakakasabay sa kalsada, di ba? Oh, isa pa po sa panawagang narinig natin ay mula naman kay Senator Grace po, ang pagbuo daw ng National Transport Safety Board. Bakit kaya? Hindi ba enough ang LTFRB o LTO o iba't iba pang agency, di ba? Para mga siwa ng mga usaping transportasyon. Ayon kasi dito kay Senator Grace po, ito pong National Transport Safety Board ang magsasagawa daw ng independent investigation
sa mga aksidente at bubuo daw ng mga polisiya at programa para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Kapag kami mga ganito kasi ang daming binubuo. Parang PNP lang. Kapag ka may patayan, may naganap na malaking krimen, bubuo ng task force. Minsan, sangkaterba na ang task force, wala rin naman nangyayari. Hindi naman nare-resolve ang mga pangyayari. O ngayon, pero ngayon na, naging mabilis ang aksyon ng PAMI. Nakapag-release kagad sila ng 6.4 million pesos para sa insurance claims, di ba? Hi, Chip. Magaling na si Sir Chip. Tuloy-tuloy mo lang yan, boss. Therapy lang. Diba yung action ng PAMI mabilis, yung 6.4 million fund, nakalaan na po yan para doon sa pamilya ng mga biktima, yung sa mga nasawi po. So 32 times 200,000 pesos each, kaya 6.4 million. Yun po, ay para lang doon sa mga namatay. Eh paano kaya doon sa mga nasugatan lang? Or nasa ospital pa rin, hanggang ngayon nagpapagaling? At diba nga, as of latest, nadagdag pa doon sa bilang ng nasawi ito nga konduktor ng bus na si Cesar Perang. Tama ba ang pangalan niya? Parang ganun eh. Si Cesar Perang kasama na doon sa namatay. So, dapat magdagdag ulit ng 200,000 pesos. So, magiging 6.6 million pesos na ang ilalabas para sa insurance claim. Ang problema lang, usually dito, di ba, nakita rin natin doon sa naging aksidente doon sa Tanay, yun sa Best Link. Mabilis yung pondo, nakalaan na dyan yung pondo. Ang problema, yung proseso ng pagkiklaim. Yung iba, parang natatagalan kasi ang dami-dami daw hinahanap ng mga dokumento. Ang dami pang proseso, magpapabalik-balik doon sa opisina ng LTFRB. So sana naman dito sa ganitong aksidente, wag nang pahirapan pa yung pamilya ng mga biktima. Dahil yung mga yan ay nagluluksa na nga, pahihirapan pa natin, mas mahirap na, di ba? Pero sana sa pag-i-inspeksyon ngayon, dyan sa crash site, makita nila ano naging mali. At agad na mabago. Kasi nung sa interview nga dun sa mayor kahapon ng Nueva Ecija, ng nag-Carlan, Nueva Ecija, hindi daw ito yung first time na nangyari yung aksidente. So kung hindi ito yung first time, ano bang ginawa ng gobyerno para hindi na maulit, especially ng local government, para hindi maulit yung mga ganitong aksidente, 'di ba? Kasi kung sinasabi nga sa Cagayan, ang nakita ko doon yung daan papuntang Cagayan, merong harang eh. May concrete barrier. Meron nilagyan na nila ng pader, hindi pala pader. Basta may semento na siya, may harang na doon sa bangin. So siguro kung malaglag or mabangga man doon yung sasakyan, babangga lang, hindi naman tuluyang malalaglag, 'di ba? So ang dapat nating malaman, anong mga action pa ang gagawin ng ating gobyerno para hindi na maulit yung mga ganitong aksidente? At yung sinasabing overloading na matagal na pong pinupuna sa mga bus, bakit hanggang ngayon hindi masolusyonan? Pero bago po tayo magpalawig sa ating mga pagtalakay, papasukin lamang natin ang pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. Baka po ako'y masabunutan nito. Ang Bulacan Provincial Health Officer daw po ay nagpaalala na ingatan ang kanilang mga anak ngayong bakasyon. Bakit? Anong meron? Alamin natin yan. Magpakwento tayo kay Kuya Jun Sese. Kuya Jun, good morning sa iyo. Yes, maraming salamat, Tita Dang. Ganun din kaya. Tita Dang talaga, ha? Pag-alang, ganyan mga Bulakenyo, mag-alang. Oh, talaga. O sige po, Lolo Jun. Dahil sa bakasyon na ngayon ng mga bata at mga iba, hindi pa rin na tapos ang bakasyon, particular na itong mga elementary level, ay nagpaalala ang pamunuan ng health officer sa puno ni Dr. Joy Gomez ng Bulacan sa mga magulang na pagkaingatan ng mga bata ngayong
camera season na kung saan nga, abay sobrang na ang init kayo, tsaka yung mga magulang, hindi ka ano napapansin ng mga bata. Marami rin na mga kabataan ngayon ang nalululon sa mga computer na kung saan parin na kanilang computer simula umaga hanggang gabi. Hanggang hating gabi ka mo, yung iba. Oo, kaya kung umisan, magkakaroon ng operation, madadala ng bata, pati mga bata, napapasama sa operation. Kasi dapat may makakabi mga bata, araw 9 o'clock, nasa bahay na yan. Misa naman, itong inanang tahanan, nalilipang na rin kikumari, nakakalimutan na yung kanilang mga anak. Dahil nga dito, ay ganun pa rin, ay sa panahon nito. Pero tapangit ko, sobra ang init sa panahon na yun. At akong gabi naman, pamisa-misan, ay umulan. Medyo talagang hindi mo na maintindihan ang panahon niya. Misan ulan, misan sobra init. Resulta, puso ngayon ang sakit at sipon nga, ubo, trangkaso. At may bonus pang bulutong. Mga misan, nabubulutong mga bata. At sabi nga ng mga officer dito, pantay ang mabuti ang inyong mga anak. At palawagan pa rin niya habang nakabakasyon. Ito, Tito Dang. Oy, Lolo Jude. Palawagan tayo. Ano yan? Mga hindi pa tuloy. O, yung mga bata. Ayan. Mga bata. Oo. Tawagin hindi pa binyagan. Ay samantalin habang bakasyon, dalhin na sa hospital o sa mga clinic habang nakabakasyon yung mga bata. Uy, sabi ng DOH ha, iwas tayo dun sa pokpok. Ay, meron pa ba ngayon nun? Naman, medyo hindi mo na itatanong. Nung ako'y 9-year-old na nagpatuloy ako, dun ba sa pokpok ang tawagin, Batakalo, kaya hiwa ng blade. At medyo, may nunguya-nguya kang, may nunguya-nguya kang usbong ng bayabas. Kaya kala ko yun, yung usbong ng bayabas na yun, kung ano gagawin, binuga ko doon sa kibahindo. Galit na galit sa akin. Eh, buti ikaw na, ibuga mo eh. Yung asawa ko na, lunok niya. Oh, tapos ito pa susunod, magkakaayos ka na kuhan yung baho ba yun? Baho, yung sanyog. Oo. At yun ilalagay mo, tsaka kukuha ka ngayon ng mga basahan. Hindi ka ngayon, high-tech na tayo ngayon, dinauso ngayon niya, no? Tsaka, eh kasi araw, diba, ka, yung infection ng iniiwasan sa ganyan. Yun ang talagang tumbok dito ni Dr. Joy Gomez na pakakumisa kasi nagkakakansyawan na magtungo sa bukit, hindi mo alam kung ano nangyari sa iyo, anak. Nung pala, napasama na sa tuso at sabay nagpatuloy na pala. Pero kung maaari. Pero dyan ba, sa Bulacan? Sa Bulacan ba, uso pa rin yan? Kasi di ba, probinsya yan. Usually kasi yung ganyan pokpok sa probinsya meron eh, di ba? Actually, dito sa Bulacan, hindi nag-ano eh. Hindi na rin, kagaya nung araw, nung panahon namin, talaga naman natuksuhan at nakababad kami sa ilog. Alos ay ng oras kami roon. Pag medyo sabihin natin, pwede na. Pero pag nakita mo na ba ako, naka-take 3. Nung nakita ko na ba, nakipakaripas ako na tako eh. Walang palama siya kasi ni Jerry Vega. Pero pag ikaw nakachawan mga kasama mo, at ikaw ay medyo matiyo na yung katawan nila, okay na, ikaw naman ang kakanchawan. Kaya mapipilitan ka rin patuloy. Ito, panawagan na huwag natin payagan yung mga bata na hindi naman natin sinisirain yung mga nasa bukid, yung sila bahay doon na nagtutuli. Kasi yun, halagang 100 lamang o halagang 75 pesos, may tuli na. Hindi natin sila sinisiraan, trabaho rin nila yun. Ang pag-aingatan na daw, ayon kay Dr. Gomez, ay yung sinasabi nga infeksyon. Mahirap to. Tama. So, samantalin at medyo kinagata rin ng ilang politiko, ang lalaki ng tarpulin dito, hindi ko pamanggitin, hanggang bakasyon. Kasi na maraming libre ngayon eh, no? Kapag libre bakit nga ba, bakit nga ba pag summer lang? Pero bakit ganun? Itong si politiko, matutulong, nakalagay pa yung laki mukha, libre tuli, handog ni. Yeah. Alam na this. Ang lulupit nyo. Diba? Alam na this. Mga e-politiko, di ba? Sinasamantala nila yun eh. Kasi naman, ilang panahon na lang, local election na naman. Pero pag hindi na eleksyon, tulad nga nung napansin ko sa pag-ikot natin nga nung sumbak, ito nga sinagawa ng kapulisan sa kailangan volunteer group na kung saan nga, ay yun nung itong Holy Week dito. Dati-dati, pag-ikot-ikot namin yan, minsan nakasama ko sa kasama Tony, talagang wato sa awa pagkain dito kasi volunteer ka eh. Ngayon, wala kami gan nakita ng pagkain. At pag may nagbibigay ng pagkain, abi mga mukha ng politiko. Malayo pa hala lang kasi. Hindi, malapit na yan para sa kanila.
Pero sa ngayon, wala pong paparamdam. Kundi nakikita ko lang dito eh, operation tuli, libre, handog ni Tok Momol. Tok Momol talaga. Ato sa tabi ha. Huwag ikaw tatamaan, ikaw na yun. Oh, tama, tama. Oh, kasi dapat naman sila, huwag na ilagay yung pangalan. Mas maganda nga na nawala yung pangalan mo, nalalaman na lang ng ibang tao na si Kumpala ang may project niya. Parang, dapat, oh. Parang mas makukuha mo ang simpatsa ng tao pagka ganun, di ba? Kasi matatalino ng mga botante ngayon, di ba? Sabi nga, kunin mo sa kanan, eh, palibag mo sa kaliwa. Tama. Malalim yun. Oo nga, malalim. Hindi ko maarok. Eh, palawagan natin sa mga katandaan na hindi pa binyagan, sumimple na kayo para hindi halata. Pila-pila na. I-test mo lang ako, tutulong ko kita. Ayun yun eh. Baka hanggang ngayon takot pa rin. Wala ko pa sari ka dyan ha. Kung sino man yun, eh open dito sa Bulacan hanggang sa katapusin nitong April. Okay, yan ang aking nakaalap na ulap sa sasyon mula dito sa bahagi ng Bulacan. Ako si Jose Sen and DJ Mickey Citrenda. Una sa kanan, ang hinti lang may paninindigan. Maraming salamat sa iyo, Lolo Jun. Lolo talaga eh. Oo, di ba, panawagan po na ng Department of Health kung dadali natin ang ating mga anak. Huwag na daw ipagkatiwala muna sa ano, pukpok. Kasi hindi natin sure kung yung labahan na gagamitin ay malinis or maayos ba, di ba? Tsaka yung infection nga. Ang hirap pa naman ngayon pagka na-infection, di ba? Anak ko noon, nung dinala ko, pumalahaw ng iyak eh. Anyway, 10:25 na po. Si PD, si Leo Paulo III, musta ka daw, sabi ni Jill. Si Jill Beltran, bunso, kumusta ka na? Namimiss na kita. Batiin mo kami dito ni na Vic Sumintak. Hi, Kuya Vic. At syempre, si Alvin, ang nag-iisang pogi kong kaibigan. Si Alvin Baltasar, kapatid, namimiss na kita. Kailan ba tayo matutuloy ng ating date? Coffee date? Anyway, hi po sa inyo at salamat po sa paikinig sa programang Ugnayan. Isa pa pong pagulat mula sa labas ng stasyon ay ito, maganda ito. Follow-up report sa bus tragedy dyan po sa Nueva Ecija. Ilan na ba? Nadagdagan ba ang bilang ng casualty? Iyahatid po sa atin yan ni Romy Tuason. Wanwan, good morning sa'yo. Good morning lang, medyo malabo, magulo ang bilang ng mga namatay. Kahapon pa malabo yan eh, no? Oo. Kasi kanina ito, ilang minuto pa lamang, wala pa siguro 1 minute. Kausap ko ang chief of police ng Karanglan na si Senior Inspector Robert D. Guzman. Oo. Sad to say, tatawagan ko ulit, nagpatay na ng telepono. Aray ko naman. Bakit naman sila nagpapatay ng telepono? Nakulitan siguro dahil nga. Ay, makulit ka naman kasi talaga. Oo. Sa hapon, ay kanina pa lang, umaga pa lang, nakausap ko na siya. Ere ko sana siya. Kaya lang problema, kulang yung aking load. Kaya pinatawagan ko na kay Jane. Sabi kay Jane, tawagan mo na lang. Ito yung number ni TOP ng Karanglan. Tinawagan naman, kaya lang, hindi gaano niya nasabi yung kanyang mga dapat sabihin kay PD Leo. Kaya programa ni Leo, medyo kulang-kulang eh. Oo. Kulang-kulang niya sinabi. Kaya kanina, tinawagan ko ulit siya. Ilang minuto ko, wala pang 1 minute. Kausap ko na siya. Ito na may nagdagdag siya. Ang binagdag niya, nananat ang sinabi niya, nananatiling na sa 29 ang kanilang body count. 29 pa rin sa kanila? PNP yan. Ito ang PNP Karanglan. Oo. Pero yung... Ano yung naglalabas ng 32? Yung... Ano na? Ano yung naglalabas ng 32? Anong agency? Yung 32 na daw ang patay? Ito yung ano, PDRRMO. Ah, okay. Ang bigay ng 32. Ang sabi niya, ang kanila kasi body count, ang nagugulan nito mga PNP ngayon, dahil yung mga biktima, dinala sa iba't ibang hospital. Ah, kaya, okay. Mayroon naman, lagpas na doon sa kanilang jurisdiction, ay doon dinala. Actually, mayroon mga dinala doon sa bayan ng Ataw at sa San Pate, sa nasa mga health center sa Nueva Vizcaya. Ito ngayon ang kanilang tinitingnan kung ano na mga nangyayari doon sa mga nabibiktima. Ayon dito kay ano, kay Di Guzman, ay nasa 29 na ngayon kanilang body count. At 28 ang sugatan na.
na 28. Na meron daw nasa mahigit 60 ang sakay nitong nasa aming bus na mm-mm. may plate number ABC 757. At ito'y mabilis na tinatahak itong kahabaan ng National Highway sa nang pagsapit dito sa 6th Nursery, Barangay Kapintalan, sa Karangulan, ay sumabog. May sumabog yung ng unang gulong ng nasabing bus. Kung kaya hindi napigilan ng driver na hindi pa niya muna pinangalanan dahil hinahanap pa sila. Naputol. Naputol po si Koyang Romy Tuason. Balikan natin mamaya-maya si Tuason. So magulo yung sa PNP po, 29 pa rin ang kanilang body count doon sa mga namatay dyan sa bus tragedy na yan. Pero sa PDRRMO, yung Provincial Risk Reduction and Management Office po, ay 32 na yung sa kanila, yung casualty. Ayan, babatiin muna natin yung mag-asawang Ruel and Mau Nuke. Gayun din ang pamangkin niyang si Jimmy Carlos ng Kapalangan, Apalit, Pampanga. Uy, maganda sa Apalit. O yan. Hi po sa inyo at happy listening po. Ang pagbati po ay mula sa aming engineer, Alex Fuentes. Ma'am. Dahil 10:30 na po ng umaga, kwentong Pure Gold muna po tayo. Dumating na ang solusyon sa karaniwang problema ng mga misis. Kung paano pagkakasyahin ang budget pambahay. Ang sagot, Pure Gold Supermarket. Sa pagdating ng Pure Gold Supermarket na matatagpuan sa halos lahat ng sulok ng bansa, nakatitiyak ang bawat may bahay na makasasapat na ang kanilang budget sa lahat ng pangangailangan sa loob ng bahay. Dito sa Pure Gold Supermarket, higit na mura ang presyo ng mga bilihin kumpara sa iba. Bukod kasi sa mga dekalidad ng produkto at bilihing bagsak presyo, bawat customer ay binibigyan ng importansya. Ang lahat ay tinutulungang umasenso. Subok na ni Aling Puring. Unti-unting napapalago ang maliit na puhunan sa suporta at gabay ng Pure Gold Supermarket. Habang nakatitipid sa todo diskwentong bilihin, lumalaki naman ang kita kaya marami ang napapagaya. Huwag nang magbaka sakali. Pure Gold Supermarket, kailanman tunay na maaasahan. So kung mag-grocery po kayo, Pure Gold na lang po para mas makatipid si Mrs. sa kanilang gastusin. Nagbabalik na si Wanwan, Romy Tuason. Wanwan, Ito nga, pati ito yung cellphone natin, napuputol na rin. Oo nga eh. Ito kanina, yung sinasabi ko kanina, mabilis na tinatak nitong bus na may plakang ABC 757, ang kahabaan ng National Highway. Pagsapit nito, mabilis ito ang takbo sa investigasyon. Pagdating sa Sitio Nursery, sa Barangay Kapintalan, sa Karanglan niya, ay sumabog yung unahang gulong na sa bus, yung nasa kanan. Kung kaya hindi na control ng driver na hindi muna pinangalanan ni Di Guzman, ni Senior Inspector Di Guzman, dahil nahanap niya na isa ito sa mga namatay. Kung kaya nalaglag itong bus ngayon na may pinatay na sa 100 feet. At dito talagang totally, walang bubong, walay mga gilid. At ang isa pa kaya nakarami, dahil may mga tao pala ito sa bubong. Oo, kasi yan ang uso sa probinsya eh, no? Yung mga tao, puno na sa loob, nasa yung nasa taas na nasa bubong na kaya yung anong sumabog, nung tumagilid, nagtalunan na yung iba. Ay di lang alam kung yung sa mga nagtalunan, mayroon lang na nasawi, yung sa mga tumalong. Pero karamihan sa nasawi, yung kasama na naglag doon sa baba. Kasi nga nagbalsikan yung mga, nagbalsikan pa palabas yung mga tao eh. Oo. Yun ang ano yung ni Guzman. At dito nga, Danga, apat na po ang dinala sa Bangbang na Nueva Ecija Hospital. At lima naman ang dinala sa Regional Hospital sa Bangbang din, kung saan apat lamang ang nakaligtas at lima yung isa ang namatay dito sa limang dinala dito sa hospital. 13 naman ang dead on arrival sa Misaya Provincial Hospital habang 16 ang sugatan. Samantala sa Veterans Medical Hospital naman sa Bayumbong,
dalawang po, apat ang dinala at isa ang dead on arrival. Sa ngayon sa kasalukuyan ng mga nadala ay mayroong apat na bata ang kasalukuyan nasa ICU dito sa Veterans Medical Hospital na pawang may sugat, puro ang kanilang sugat, puro sa ulo. Kagaya't nasa ang kanil nasa emergency, I mean nasa critical na kondisyon. Ito mga bata na may edad 2 hanggang 5 taong gulang lamang. Ayon na samantala lang, ito na. Ayon naman sa PDRRM o Nueva Ecija, nasa 26 ang konfirmadong nasawi, 21 ang sugatan. At ito'y umakyat na naging 32. Anin na po ang pasahero nitong Leon Marik bus line na may plakang ABC-757. Ito'y patungong kandun sa Ilocos Sur galing ng Abra. Sa mga namatay, 18 ang babae at yung mga natitira ay tawang kalalakihan. So ngayon, sa panayam kay Senior Inspector Robert Dinusman, sinasabi niya malamang madadagdagan pa at masundan nila ang bilang ng itinalabas ng National of Provincial Disaster Reduction and Management Office dahil kanilang ginagalubigan na yung mga paggamutan na pinagdalan ng mga biktima. Maging doon sa sinasabi ko kanina, sa Indigenous People Hospital sa Aritaw ay meron din dinala doon ng mga sugatan at sa Santa Fe naman, Municipal Health Office ay meron din dinala. Ito'y tawang sa Nueva Vizcaya. Karamihan sa Nueva Vizcaya ayon kay Dinusman dahil ito ang pinakamalapit. Ang karangalan kasi ito yung dulo na bayan ng Nueva Ecija at susunod noon Nueva Vizcaya na. So Santa Fe na ang susunod noon sa karangalan. So lang yan muna at mamaya pa mag-antabay pa tayo. Sige. Pa tayo ng detalye. Magiging, i-confirm natin especially yung bilang ng mga namatay. Oo. I-confirm natin dahil magulo pa. Kasing gulo mo sila. Si Inspector Dinusman ay talagang pagod na pagod. Sinabi naman niya kanina nung umaga pa lang na nakausap na siya. Kasi sa kanila hindi ko pagod na sagot dahil wala pa kaming tulong, yun ang sabi niya. Pagiging sa ating desistasyon ng pagkaka-interview na kay Leo Palo, ay sinabi din niya talaga wala pa rin silang tulong, inamin naman niya. So ngayon medyo bigyan natin ng pagkakataon na magtay na naman yung mama dahil tao rin naman yan, kailangan din niya ng pahinga. Okay. Kaya mo na ba? Ako si Romy Tuwason, mag-listen ng kisitrenta. Una sa kanan, ang hindi lang may paninindigan. Maraming salamat sa iyo, Juan. Si Romy Tuwason po yan, ang ating pong reporter mula sa Campo Grande, Campo Aguinaldo, Eastern at Lalawigan na Rizal. Ayan, nagtampo si Jill Beltran. Hindi niya kasi narinig kanina yung pagbati ko. Sabi dito ni Leo, putulin mo si Juan. Batiin mo muna ulit sila. Lalo na si Jill, miss na miss ka na daw niya. Hello po ulit. Ayan, si Alvin. Ang sabi niya, magmerienda. May merienda. Dapat ikaw ang magpamerienda, kapatid. Si Rodel Moreno Dorado. Hi, ma'am. Watching from Taytay, Palawan. Hello po. Salamat po sa pagtutok dyan sa bahagi ng Palawan. Ayan, si Leo Palo III, Neil, ay nasa Malacanang na. Tatanong kasi si Neil bakit magkasama si Alvin at si Leo ngayon. Isa pa pong pag-uulat mula sa labas ng himpilan, pagpas lang. Ito na naman, doktor na naman. Pagpas lang sa doktor sa Cotabato, kinundina ng DOH. Ang detalye po ng balita, manggagaling naman kay Tony Arsenal. 1-6. Good morning sa iyo. Gandang morning, Miss Deng. Maring kinundinan ng Department of Health ang naganap na pamamaslang kay Dr. Sahid Hahjaja o Haha Sinalunding at kanyang security escort na nakilalang si Hamid. Matapos magbabarilin ang 2 hanggang 3 patay ng mga salarin sa loob ng Cotabato Doctor's Clinic kahapon ng umaga. Busod ito'y nagpamot na ng pahigiramay si Health Secretary Pauline Ginobial sa pamilya ni Dr. Sinalunding na isang ophthalmologist.
na ito'y nakababa ng kapatid ni Secretary Dr. Kadil Sinulinding Jr. ng Department of Health sa Autonomous Region and Muslim Mindanao. Inuligsan ng kalihim ang karahasan kay Dr. Sinulinding, lalo na't nasa panahon kailangan ng bansa ang katulad ng manggagamot na isang dedicated healthcare worker. Aniya, hindi pa man ganap na nakukuha ang ustisya sa pagkawala ng isa sa doctor to the barrios na si Dr. Dreyfus Perlaz, nasundan na naman ng panibagong pamamasalang sa doktor sa naturang lalawigan. Ako si Tony Arjan ng Visa, may kasi 30 taon sa kanan, ang ipilang may paninidigan. Maraming salamat sa iyo, Tony Arsenal. Pakitawagan din po si Tony Hildo. Pakibalita lang tayo doon sa sunog. Oh, may sunog po sa Alabang. Baka pwede siyang mag-update sa atin kung ano nang nangyayari dyan. Dahil ang traffic daw po sa SLEX ay sobrang haba na. Bunsod nga po ng sunog na nagaganap dyan sa Alabang. Na po ng umaga. Naku, isa pa po dun sa mga balitang mga pumutok, ha? Yung pagbaba daw ng approval nga ba? Ng approval rating. Hindi, yung mga nabawasan na daw, yung mga Pinoy na natutuwa sa kampanya ng pamahalaan laban sa droga. Actually, sabi nga daw, parang 7 out of 10 Pinoys ang natatakot na mapabilang sila doon sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal drugs. Kasi 'di ba parang yung iba natatakot na mabiktima ng EJK o kaya yung tawag doon, parang salvage, ika nga, yung parang bigla ka na lang kukunin sa bahay mo tapos pagbibintangan na ikaw ay isang tulak ng ipinagbabawal na gamot. So according daw po doon sa March 25 to March 28 survey ng Social Weather Stations, sa 1,200 respondents, nakakuha ang drug war ng net satisfaction rating na plus 66 o positive 66 o very good naman. Pero mababa ito ng 11 points. So 11 puntos at 1 grade drop mula doon sa rating na plus 77 o excellent noong December ng nakaraang taon. Samantala, 92% daw po ng mga respondent ang nagsabing importante na maaresto ng buhay ang mga drug suspects. 73% naman ang nangangamba na posibleng maging biktima sila. O ito yung sinasabi ko kanina, 7 out of 10 ang posibleng mabiktima daw ng extrajudicial killings dahil nga dyan sa anti-drug campaign ng gobyerno. So, ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin, marami, dumarami na o nababawasan yung mga tao na hindi na nagugustuhan yung estilo ng pagpatay, yung kampanya, kasi 'di ba yung talk hanga na tinatawag o yung nagiging talk bang. Yung parang kakatukin ka tapos bigla na lang ilalabas ng bahay then papatayin yung hinihinalang drug suspect. Yung iba naman ang sabi, nagiging paulit-ulit kasi yung kwento na nanlaban kaya pinatay. Tapos biglang may 38 caliber sa kanyang baril, ay sa kanyang kamay. So parang yung iba, hindi na naniniwala. Pero ano't ano pa man po, somehow, ako po ay medyo nakikita naman natin kasi na may development. Na meron po talaga natatakot na yung mga into drugs talaga, medyo yung, especially yung mga nasa kalsada, street selling. Medyo takot, nakitaan natin ang takot. Yun nga lang po, ang nagiging concern ko, yung mga nadadamay, especially yung mga bata, di ba? Ilang bata ba ang nagbuwis ng buhay dahil nadamay lang dun sa shootout o kaya yung may parang target na drug suspect, nadamay yung bata, yung anak or yung apo, di ba? So sana, kung ginagawa ito ng gobyerno, yung mas careful at mas sigurado sila sa kanilang target. At in line po dyan sa drug campaign na yan, despite po sa hindi magandang, sabi natin hindi gaanong kagandahang relasyon ng ating gobyerno, ng administrasyong Duterte sa simbahang Katoliko, alam niyo po ba
na mayroon pong pinaplano po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na magtayo ng mga drug rehab centers sa mga simbahan. Parang especially dito sa Metro Manila, parang 20 parish churches ang gustong tayuan, ang target tayuan ng mga drug rehab centers. Siguro hindi man po ganun kalaki yung o karami yung mga maa-accommodate na pasyente ng mga drug rehab na ito. Ay isa pong magandang hakbang ito, hindi lamang ng simbahan kundi mismong ng gobyerno, dahil ang makakatuwang yata dito ng simbahan ay ang mga barangay, di ba? Especially ang barangay po kasi, tukoy na tukoy nyo naman eh, di ba? Kung sino yung mga gumagamit dyan sa lugar nyo, siguro naman maliit lang ang inyong nasasakupan. At kayo ang mas on hand o mas nakakakilala sa mga tao nyo dyan, unless mga dayo, di ba? Pero yung mga talagang taal na taga sa inyo, taal na residente ng inyong barangay, alam na alam nyo kung sino ang mga dapat na ang mga bibili o ang mga gumagamit, 'di ba, ng ipinagbabawal ng gamot, o yung mga nagbebenta ng bawal na gamot, 'di ba? Kaya nga sabi ni Pangulong Arroyo, ay Pangulong Duterte, sorry. Pangulong Duterte, 'di ba, mas marami ang barangay chairman na sangkot sa drugs, dahil nga mas madali sila eh na maimpluwensyahan, di ba? Ano siya sabi nito si Neil Miranda? Ito talaga si Neil Miranda, yung title ng program ni Kuyang Leo na Palong Palo sa Umaga, palitan na ng Bawing Bawi sa Umaga. Nagot ka kay PD. Sabi niya, sabi ni PD, ano daw pakialam mo Neil Miranda kung magkasama sila ni Alvin? Magkalaguyo daw sila ni Alvin. Ah, di ba? Nag-aasaran niya. Nag-aasaran talaga sa FB page, di ba? Ngayon. Ayun, yun nga po yung ganyang proyekto ng simbahan. Although pinaplansya pa po ito, pero isang magandang hakbangin ito, di ba? Dahil sadyang kulang naman po talaga ang ating mga rehab center sa dami ng mga pasyenteng dapat i-rehab, di ba? At yung iba kasi ang hirap, kulang sa pondo, di ba? Yung lalo na po yung eto pong Bikutan, sobrang puno na po dyan eh, yung rehab center natin dito sa Camp Bagong Diwa. Ang dami-dami na po dyan talaga na pasyente. So talagang maganda hakbangin to. Pero meron din tinayo sa Nueva Ecija, di ba? Na rehab center. Sabi nila, doon daw aalog-alog naman. Ang problema naman doon, kung taga Metro Manila ka, dadalin mo pa doon sa Nueva Ecija, eh baka naman hindi mo madalaw ng linggo-linggo yung mga pasyente. Kasi po, kapag ka, yung rehab program kasi every week eh, kailangan dadalawin mo yung pasyente mo. Every week kasi, pati yung pamilya, hindi lang naman yung pasyente ang nire-rehab. Hindi lang yung pasyente ang binibriefing. Pati yung pamilya mismo, binibriefing yan. Isinasa ilalim sa psychological briefing, sa maraming ano, meron pa spiritual briefing, di ba? Lahat yan. So kung nandun nga naman sa Nueva Ecija, galing ka Metro Manila, mahirap naman na napupuntahan pa. Although, syempre, kapag kaganyan, kung gusto mo talaga magbago yung mahal mo sa buhay, todo-todong sakripisyo ang iyong gagawin, di ba? Pero yung action po ito ng simbahan, saludo po ako. At kung ano pong pwedeng itulong siguro ng DZME, tutulong po kami para sa kabutihan ng programang 'yan. Anyway, 10:47 na po. Dito po muli tayo sa Pure Gold Supermarket. Dumating na ang solusyon sa karaniwang problema ng mga misis kung paano pagkakasyay ng budget pambahay. Ang sagot, Pure Gold Supermarket. Sa pagdating ng Pure Gold Supermarket na matatagpuan sa halos lahat ng sulok ng bansa, nagkatitiyak ang bawat may bahay na makasasapat na ang kanilang budget sa lahat ng pangangailangan sa loob ng bahay. Dito sa Pure Gold Supermarket, higit na mura ang presyo ng mga bilihin kumpara sa iba.
Bukod kasi sa mga dekalidad na produkto at bilihing bagsak presyo, bawat customer ay binibigyan ng importansya. Ang lahat ay tinutulungang umasenso. Subok na ni Aling Puring. Unti-unting mapapalago ang maliit na puhunan sa suporta at gabay ng Pure Gold Supermarket. Habang nakatitipid sa todo diskwentong bilihin, lumalaki naman ang kita kaya marami ang napapagaya. Huwag nang magbaka sakali. Pure Gold Supermarket, kailanman tunay na maaasahan. Kawawa naman si Kuya Tony Hildo, baka naiipit na rin siya dyan sa traffic dyan sa bahagi ng SLEX dahil po dyan po sa Alabang Viaduct northbound ay sarado po sa vehicular traffic o sa daloy ng mga sasakyan. Dahil nga po dun sa naganap, I think natapos na yung sunog. Pero sa southbound po, open na daw yung C1 at C2. Ay, lane, yung ibang lane. Open na daw sa light vehicles. Pwede nang dumaan dyan. Sa southbound po yun. Pero yung northbound ay sarado pa rin dahil nga po dun sa naganap na sunog. So mamaya po, siguro sa newscast, malalaman natin. O sa susunod na programa, malalaman natin yung kabuoang detalye ng sunog na yan na naganap sa Alabang. April 19 po ngayon, ha? Birthday ni dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada. 80th birthday ni Mayor Estrada na nagdidiwang ng kanyang kaarawan dyan sa bahagi ng Quinta Market. At syempre birthday din, babatiin ko lamang po, birthday din ng aking kuya, ang aking kuya-kuyahan, ang aking mentor, ang aking naging alalay. Simula nung ako ay magsimulang pumasok sa media, hanggang ngayon hindi nagsasawa sa pagtuturo sa akin. Wala pong iba kundi si Kuya Marlon Purificacion. Happy birthday sa'yo. Yung iyong kalusugan ay iyong pangalagaan. At syempre, sa lahat po na nagdiriwang ng kaarawan nila, maligayang bati po mula dito sa aming himpilang DZME 1530. Na po ng umaga na ko na grabe ang init ng panahon po ngayon. So paalala po namin, na patuloy na paalala po namin, mag-ingat po tayo sa heat stroke. Magdala po tayo ng pananggalang sa init ng araw, sombrero, payong o kung ano pa man. Pwede rin po tayo dun sa mga medyo may high blood pero kailangan pa rin pong lumabas at magbiyahe. Magdala po tayo ng basang towel para anytime pwede po natin ilagay sa ating ulo para maiwasan yung sobrang yung init, yung epekto ng init sa ating katawan. Ang aking nanay ngayon nagbabiyahe patungong Baclaran. O siguro nasa Baclaran na ngayon. Ingat-ingat. Dahil sobrang init. So ayon daw po sa Nueva Ecija Police, ang latest body count nila ay 31 doon sa mga nasawi dyan po sa bus accident sa Nueva Ecija. 31 daw po ang namatay. Yun yung body count. Kasama na kaya doon yung ano, yung conductor Leia? Kasi parang huling statement ni attorney Aileen Lizada, kasama na yung conductor sa 31. Oh, 31 lahat kasama na yung conductor. Dahil yung sabi nga po ni Aileen Lizada, pinakahuling pumanaw po yung conductor nung minibus na naaksidente dyan po sa Nueva Ecija. Sana wag nang tumaas pa yung bilang na yan. Sana manatili na lang sa 31.
At yung sinasabing insurance claim ay sana mabilis na maibigay sa pamilya ng mga biktima nitong aksidente sa bus na ito. na po ng umaga. Naku, edi ako po'y dahan-dahan ng mag-iinot-inot ng aking gamit dito sa booth. Dahil abangan nyo po sa susunod na oras, 11 o'clock po, yung balita at opinion. Makakasama nyo naman po dyan ang aming mabait na boss na si Sir Tony Tabad na nakatulog fresh na fresh siya kanina. Nakita mo ba siya, Alex? Dumating si Sir Tony fresh na fresh. Nakatulog ng husto. Dahil hindi umupo sa programang alas 4 ng umaga, hindi siya umupo doon. Kaya parang hustong-husto ang kanyang tulog. Kaya fresh na fresh siya kanina pagdating at ang bango-bango. Talagang anong tawag doon? Humahalimuyak yung kanyang amoy, di ba? Parang binatang-binata ang dating nung dumating siya. Abangan nyo po yan alas 11 ng umaga sa kanyang balita at opinion. Diyan nyo rin mapapakinggan ang mga pinakahuling balita dahil ang balita 15:30 ay kalakip po ng programang balita at opinion. At pagtapos naman po niyan, alauna hanggang alas 2 ay ang programa ng aking partner na si Jamie Quinto, ang Homebody. So tutok lamang po ha dito sa DZME. Hanggang mamaya, dire-diretso nyo na po. Huwag na po kayong lumipat ng inyong channel. At huwag nyo pong kakalimutang i-like at i-share ang aming FB page, DZME 1530 kHz 1530. So 10:55 na po, ako po magpapaalam na. Sa ngalan po ng aking mga nakasama dito sa loob ng himpilan, sa ngalan ng mga news writers, si Lea Soriano Rivera, Jessel Lail, at nandiyan na ba si Jamie Quinto sa production side? Nandiyan naman po si Jane Manalastas. Sa atin naman pong technical o sa atin munang graphics, nandiyan yung ekspertong totoo. Wala ito kahapon. Hindi kita nakita kahapon. Natulog ka ng gusto. Grabe, na-miss kita. Diba? Sa ating graphics, syempre nandiyan ang ating IT expert, ang ekspertong totoo daw po, Amy Albasco. At sa ating engineering side, nandyan si engineer, hindi rin ito papatalo, Alex Fuentes. At talaga may posing. Kagapay din ang ating OJT mula sa Polytechnic, tama ba? Polytechnic University of the Philippines. Oh, PUP. O, diba? Sintang paaralan. Si Machu ba? Tama. Gakura. Tama, ayan. Anong course niya? Engineering. Oh, engineering. Doon ka sa Poresa. Tapat naman na mass comm yan. Engineering course. So, si Machu Gakura, ang ating OJT mula sa PUP, ang aking alma mater. So, maraming salamat po sa ngalan po ni Koyang Aldrin Fermin. Ako pa ang inyong pansamantalang nakasama. Teka lang, babatiin ko muna. Baka magtampo ang aking lola na si Nanay Ming, nakikinig mula umaga hanggang gabi sa DZME 1530. Maraming salamat po. Dang Samson Garcia po, nag-iiwan sa inyo ng magandang umaga. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Narito na ang programang Sumbongan ng Bayan. Ang programang tutugon sa inyong mga suliranin. Ugnayan! Usaping politikal, local government units, kooperatiba, public service at iba pa. Lahat tatalakayin ni Kuyang Aldrin Fermin. Ugnayan! Dito lamang sa 1530 DZME.